Hello, good morning, magandang umaga. Good night then, guten morgen, Joshua. Guten morgen, my chat. Joshua is ang aking apo. Mami, umalit eh, Joshua. Na? So, lalakad muna ang lola niyo, ang grandma. Si Riz pala yung ano. Si Risa pala yun, yung nasa Bahrain, ang ano, ang lola, ako ang grandma. So, lalakad mo naman ang abnormal yung grandma. Ayan, hindi lang ako nag-iisa. Kainin niya, ano, itakbo niya yung kinain niya kahapon. Kasi kahapon yung ano, tapos na yung Ramadan, kaya itakbo niya lahat, no? Ay, nako. Ito na naman tayo, ano. Dala-dala ko yung aking basura. Tapon. Kasi, tapon, lumabas ako. So, umaga lang. Naglakad katulad nito ngayon. Kaya, yeah. Ang dami kong basura ang naisang. Ay, nako. Tatlong araw dito walang ano. Tatlong araw na close yung mga tindahan. So, tatlong araw din na tahimik yung buhay ng mga tao. Normally, hindi yan tahimik. Ordinansa lang na tahimik sila. Yung iba naman sumunod, yung iba hindi. Ayan ako. Ito ngayon, lakad tayo ng lakad. Tingnan nyo yung aking shadow. Hindi na masyadong tabat. Yan yung aking shadow. Check. O tulad pa rin ang dati. Pero nahalata ko na. May nawala talaga. Ay. Ito tayo. Walang ibang ginagawa kung hindi yung ating. Wala namang kaibang nakikita ang post. Akin lang mukha ko. May kasabay akong ano. May kasabay akong yung mama. Tumingin ba naman? Okay. Mamaya sa bunutan tayo ng kanyang asawa, no, nakatingin tinguro balponahe. Yeah. Wag mong tingnan Anita Brusso. Kahit nakatingin pa yan, wag mong tingnan. Kasi delikado. Imagine, maging iskandalo ako dito sa lugar na ito. Aray ko po. So, lakarin natin yung ano. Tingnan natin kung ano mangyari. Ayan, daming pagkain ni pusa. So, ano nung nauna rin ang tiyan mo tulad ko, kaya mag-ano ka rin. Mag-jogging ka rin. Eh sa akin hindi na masyado nauna. Pumantay na. Ano tayo? Behave tayo. Kahapon, kumain ako. Pag ano ngayon, pang 8 araw na kasi. Kumain ako. Sa tanghali, katulad ng aking sinabi sa pang 7 kong video ng kahapon, bumili ako ng bread. Eh, kumain ako nga kahapon pananghalian. Hindi ko naman masyadong kinain lahat. Parang nawalan ako ng gana. Ganyan kasi pag ano eh. Anong tawag nito?
pag nagpa-fasting ikaw, tapos yung pagkain, hindi mo masyadong ano na, para ikaw nasasayangan sa ginawa mong pag-fasting. Or pag-fasting, pag, bakit inisip kong fasting, hindi naman ako pa-fasting, yung nagre-reduce ikaw. Kaya yung kinain ko, yung inubos ko yung fruits na katanghali naman yun, yung sweet melon, yun ang ano ko, yung kalahati, inubos ko talaga. Pero yung ginawa kong yung karne, hindi ko inubos. Nilagyan ko ng kaunting talong tsaka itlog, pero hindi ko talaga na ano. Nasobrahan din yata kasi ng asin. Kaya hindi ko malunok-lunok yung pagkain. Kasi sabi ko yung ano, kasi yung talong, di ba, matubig yon, inano niya yung asin, na-absorb. Pagka subo ko, sabi ko, oh, maasin pala itong ginawa ko. Bakit kaya maasin? Ay, ayun ang nangyari. Hindi ko siya naubos. Pag ibalot ko 'yun mamaya para sa mga ano dito, yung mga aso at pusa, baka sabihin ng aso at pusa, hindi mo nga naubos, kami pa kaya. Ay nako. Fourteen yata iyan. Oh, tingnan ko sarilo ko sa ano ko mamaya. Kasi pagkalahati na ng buwan, so mag-ano, ready na ako for tapos na yung lockdown next week. Tama. Sa 19 hanggang 19 kasi ang inaano dito, na pwede lang kami sa aming area iikot. So sa 19, dahan-dahan na ako mag-shopping para sa aking pamilya. Ibabalot ko na, dalhin ko sa Germany yung bike, yung sa aking apo nabili ko na lahat, yung kay Lina naman nabili ko na rin lahat. May anak ako. May anak akong walang pakialam kung may dala ikaw o wala. Pero tumitingin yan pag may bilhin ako para sa asawa niya. Tingin lang yan, antay ng kanyang turn. Ano. Pero hindi yan nagsasalita. Ito talagang mga ano na ito. Bibili ng bread o ano. Dala-dala yung mga bata. Kaya nagtatanong na, tanong naman ako, anong gusto mo? No, wala. Oh. Isang beses lang siya nagsabi, kung magtatanong lang din naman ako. Sabi niya, para ano, yun lang, yung Bluetooth lang ang naano niya noon, yung bagong labas ni Samsung noon na Bluetooth. Yun. Yun lang, kasi sabi niya, yung kanya ay luma na at hindi na masyadong ano, maganda tingnan. Ano. Sabi niya, may bagong labas mo, ti. Kung gusto mo talaga akong bilhan, yun. Oh, kaya, yun ang binili ko. Tapos, ngayon, pero nagdadala naman ako, for example, ng mga polo shirts, yung original na ano, mga polo shirt ni Lacoste, ganyan, ano. Pero mapili talaga. Sabihin niya, huwag ka na magdala, muti, kasi ano,
Pero hindi ko alam. Tanungin ko pa yung aking aking manugang. Dahil siya naman ang nakakaalam kung ano ang gusto ng aking anak. Ay, sila ang mag nagkakasama ng ilang taon. More than 10 years na yata silang nag 4 na si more 11 na pala. Kasi 4 na si Joshua ngayon. Magpa 5. Eh, student pa lang si Marcel. Nagsama na sila. Magkaklase kasi yan, dalawa na yan. Kaya 11 to 12 years na pala silang nagsama sa isang kasi dati yung kay Mordan na Mordan kasi matagal na pala kasi ano na si Marcel yes mas matagal na. Student pa lang si Marcel, may sarili siyang apartment doon sa Flensburg. Pero umuwi siya palagi sa kay Lina. Hindi siya umuwi ng bahay, doon siya sa kanyang nobya. Umuwi dati. Minsan lang siya sa bahay. Naintindihan ko naman yun dahil sa kanyang pag-aaral sa ibang lugar. Oo, gusto na may miss din niya yung nobya niya, no? Doon siya umuwi palagi. Ngayon ako naano ko na. Tayo mas matagal pa kaysa 12 years. Basta estudyante pa siya. Magkaano na yan. Magkakilala na yan. Pareho silang pinasukan ng school. Si Marcel lang ang diretso-diretso. Yung isa huminto. Ay, nako. Ay, buhay talaga natin, Hindi natin alam kung saan. Eh, ngayon, hindi ko alam kung ano nang gusto ng aking anak. Yung isa ko namang anak, walang problema yon. Hindi siya nagka, sabihin niya, kung anong binibigay mo, tinatanggap niya. Si Marcel lang ang magsabi palagi, no, mami, huwag. Pag may problema ako, minsan nasira yung magnet ng aking ATM card. Hindi na ako nakapasok. Sirang-sira talaga. Tapos sabi ko, Marcel, yung magnet ng aking card sa Germany. Nasira. Nandito ako sa Izmir. Ayun, sabi niya, hindi, magpadala ako ng sa Western Union. Wala namang problema. Magpadala siya. Ganyan ang anak ko. Tapos umuwi ako ng Germany, kinuha ko yung card. Kasi hindi nila pinadala dito sa Turkey. Hindi sila nagpapadala ng card dito. Kinuha ko yung card. Sira talaga. Mabuti na lang. May pera dito kasi dalawa naman ang bangko dito at saka doon Buti na lang may pera dito. Kung wala, paano ka kung wala kang anak na tumutulong sa iyo. Diyos ko. Sabi ko nasira. Dati bago pang magnubya pa yung si Marcel at si Lina, nandito na ako sa Turkey noon. Nag-live-in pa lang yung dalawa. Si Lina nagtatrabaho, si Marcel din. Kasi August 20 birthday ko. Pag August 20 kasi, before August, bibilhan ako ni Marcel ng ticket. Yun ang aking birthday gift. Sabi niya, Mami, ang birthday gift ko sa iyo ay yun, ticket at saka
Kaunting pera. Kaunti lang naman sa account mo. Nang ano na, nagbuntis na itong manugang ko. Sabi ko, anak, huwag mo na akong bilhan ng ganon. Yung ano na lang, para sa pamilya, sa maging anak mo. Yun. Tapos, ganun pa rin namin niya. Muti yan. Ganun, kasi muti ang tawag niya sa akin. Mama, anong gusto mo nga mo? Tapos, ayun. Sabi ko, wala. Eh, nakabili na ako ng ticket. Bumili na ako ng ticket para maunahan ko siya. Sabi niya, mama, narigay ko sa'yo. Nandito yung number ng flight mo. Sabi ko, anak, pakisauli dahil meron na ako. Oh, sabi niya, sayang. Yun, hindi kami nagkaano. Pero alam kasi niya ang datos kung kailan ako umuwi. Kaya, siya na ang nag-book. Tapos, mula noon, sabi ko, mula ngayon, anak, dahil may pamilya ka na. Yeah. Yung pusa. Huwag mo akong alalahanin. Gamitin mo na lang yung pera mo dyan sa pamilya. Kaya mula noon, hindi na siya nag-ano. Nagtatanong lang siya pag nandun ako. Anong gusto mo? O, nagtatanong. Hindi siya nag-ano. Kasi alam naman niya, ang kailangan ko talaga bago ako uwi, bago ako mag-flight dito sa Turkey, kailangan ko mga sausage, mga karne, lahat ng ano, yung wala dito, binibili na niya yan. Nandoon na yan sa ano, sa labas, nakalagay na yan sa container. Ano, sabi niya, mami, nabili ko na yung gusto mong dalhin. Mga cheese, tsaka yung mga sausage na hindi yung mataga, yung hindi na madaling masira. At saka namimili na rin yan siya ng ano, yung mga smoke na baboy. So yung ano, yung mga ham, binibili na niya yan para sa ano. Si Lina naman ang binibili niya, kasi ako maselan ako masyado sa ngipin, nadudugo siya. Ang isa lang ang toothpaste na ginagamit ko, yung Elmex. Yan. May sampo na ako noon. Nakaano na yan. Nakahanda na yan. Nakaready na yan. At saka, nakaready na yung... Alam ni Lina, mahilig ako sa libro. Nakabili na siya ng libro. Yun. At saka... pinagmasdan nila pag nandun ako kung ano ang aking kinakain, anong gusto ko. Nakita nila ni Marcel sa breakfast. Kinakain ko yung liver pastay, yung liver pastay, ano, yung sa spread, liver spread. Ang ginawa naman ni Joshua, every morning, hinahandaan niya ako, lagay niya doon sa aking plato. Yung ano, tingin ako, sabi ko, bakit? Sabi niya, yan naman ang kinakain mo every morning. Ay, mano yung maalaga. Tapos sabi ni Lina, Marcel, kung mamimili ka, alalahanin mo yung binibreakfast ng mother mo every morning, bilhin mo para dalhin. Yan ang ginawa nila. Tapos sabi niya, pag ano, one day before ako mag-flight, may makita ako doon sa parador. Eh, sabi ko, Marcel, pwede ko ba itong dalhin? Sabi niya, no, yeah, dalhin mo. Tapos, sabi niya, kung ano nandiyan, dalhin mo. Kasi, kaya naman namin mabili rito. Kasi, kung wala doon yan, dalhin mo. Kaya, minsan sa airport, sinabi nila, madam, dapat binagahe mo ito. Sabi ko,
anong binagahin ni nakaw ko lang yan sa aparador ng aking anak kaninang umaga. Puno na yung aking bagahe. Sabi niya, bawal ito dito sa ano sa hand carry mo. Sabi ko, anong gagawin mo? Nandoon na yung karne na una na sa bagahe na. Sa karne na yun, kailangan ko yan. Sabi niya, Naya, okay. Kaya tawa sila na tawa. Sabi nila, next time ilagay mo sa bagahe, ha? Sabi ko, next time ilagay ko yan sa bagahe talaga. Ina-explain ko kung bakit hindi yan nakabagahe. Sa yun, sa ano, yung nag-check up sa akin, sabi niya, itong babae na ito, abnormal talaga. Sabi ko, sir, kung maiwan yan, nandoon na yung karne sa loob ng aking bagahe. Yung kailangan ko. Tinatawag namin niya nung anong nasa lata yun, green cool. Yun ang ginahain kasi ng pag sa winter. Wala dito. Wala kang mabili dito. Special kasi yun sa winter eh. Okay, mag-ano muna ako, concentrate muna ako sa aking pag-jogging.